Hi, plant kids. Good day to you. I have a very bad news. It's a sad day for me today. Kasi meron po akong nagawa sa mga halaman ko na hindi maganda nag-epekto. So, ito na lang. Tingnan nyo na lang. So yan, magsimula tayo dito. So ito yung epekto nung ginawa ko. Lahat nung dahon niya, lahat nung mga dahon, halos ng lahat nung nalagyan ko noon na ganyan. Actually, ano ko pa ginawa yun? Last week pa. Pero hanggang ngayon may effect siya. So feeling ko kasi nga, I think I've read when I was in high school na ang urea has a long-term effect. Matagal siya sa lupa. So, unfortunately, ayan. So, marami pong halaman ko yung nasunog yung dahon. Or nalanta ka agad siya. Ayan o, ang bilis. So, ayan pa. Lalo na yung mga yellow variegations. Pero mas mabilis sa mga yellow variegations, pero kahit yung mga green na dahon meron, ayan yung batwing, yung ano, anong tawag dyan, talisay, even yung variegated one, ayan. And ito, ayan o, yung Adansonia ko, ang tinitira niya is yung mga oldest. So, I noticed, actually, ito may mga ilang leaves na akong pinutol dito. Akala ko matatapos na dito nung mga 2 days ago or 3 days ago. Hanggang ngayon, nagaganto pa rin siya. So, I figured, iwanan ko na lang yung mga leaves na to and let them, kumbaga, wala, sila na yung sacrifice. Sila na yung tatanggap ng mga excess na urea na nailagay ko. So, ayan, look at our what's this? Calathea. Ang pinaka na apektuhan ay mga calathea. Ayan o. Kasi malalambot yung ano nila. Yung kanilang mga stems. Lahat ng malalambot na stem na nalagyan ko, ganyan na naging epekto niya. Hopefully, wag lang malusa. O ayan na, even my favorite na malunggay. Hopefully lang hindi umabot sa ugat niya nila. Ito lang ang hindi masyado nag-ano, pero tingnan mo, may yellow leaves pa rin. Hopefully lang hindi nga ano umano sa ugat nila masyado. Ayan, no, look at the Rosal. Shucks. It died on me. Hopefully nga hindi magtuloy-tuloy nang tuloy-tuloy talaga. Aking deliciosa, lumamlay, yung aking ano, look. Hopefully hindi siya mamatay. Yung ano minsan hanggang dahon lang siya. Effect lang niya sa dahon, yung mga oldest dahon. And then ito yung pinaka worst, ayan. Yung aking Calathea collection na nandun lahat. I thought, oh, magiging okay sila kasi napanood ko sa isang vlog na ang nilalagay nilang ang tawag dito fertilizer is urea lang at gumanda, lumaki ang dahon, kumapal. Hindi ko naman ni-research masyado kung gaano karami. So with this drum na tubig yan, isang bal, halos isang balde lang yan, dalawang salok ng urea yung nilagay ko. So I guess that's excessive, over excessive. So ayan. Ayan ang nangyari sa lahat ng Calathea ko. Kinalbo ko na kasi ganun din naman. Hopefully
hindi tamaan ng ugat. And then every other day, dinidiligan ko pa rin sila. Ang dinidilig ko sa kanila is yung pinaghugasan ng bigas. So yan, napakalungkot. So what else ang epekto niya? Dito sa ating mga philodendrons, ayan, makikita nyo. Makikita mo talaga may effect. Ayan o. Yung mga dahon, yung mga oldest leaf niya, ang tinitira. May mga naninilaw na yan, yan. Yan ang kumakain. Ayan, even may bilitay, nininervyos nga ako. Ayan o. Yung mga oldest leaf niya, ang sumisip-sip lahat ng excessive urea. And hopefully nga, ay nako, ayan o. And ito, nakita ko lang to sa, akala ko yung mga philodendrons natin matitibay. But unfortunately, ayan, nagkaka-effect na rin sa kanya a few days after. Ayan. Hopefully lang hindi mamatay dahil yung iba dito marami na tayong na ano. Marami tayong naging investment. So ito kasi narinig ko din dun sa ano, sa vlog na napanood ko na huwag lalagyan yung mga may variegation. So hindi ko nalagyan to. Kaya sila yung medyo okay. Pero ito baka na talsikan eh. Kaya nagkakaganyan pa rin. Pero look. Yung iba. Ayan sila. Lahat ng tumiklop na ganyan yan. Nalagyan ko yan. Look. The sensation has a yellow leaf. Ito may mga pinutulan ako ng leaf dito eh. Na dilaw. Ayan o. Meron din. So I'm really sad. Ayan. Yung mga caladium natin. Na so far okay. Sana na ano yung mga dahon niya, yung ating ano, what's this, yung Malvarosa fern, bumigay. Ayan, yung ating mga malalambot na yung katulad nito, yung mga epicia, ito, mga, ito, look. Begonia, ayan o, natatanggal na lang bigla yung ganito. Nabubulok siya dito sa part na to. And ayan, lahat ng begonia ko. Begonia. Nabulok lahat. So it's really sad. Sayang, makakapal na silang lahat. Ayan o. Itong dalawa ang hopefully tumibay. But ito, ayan o, look. Lahat sila lumamlay, lumungkot. Ayan o. Unti-unting na ano eh, na bumibigay yung bigla na lang yung dahon. Kasi nga, yan, na, oh, yung sinisip-sip niya, na sinisip-sip sigurado yung ano eh. Unfortunately, yan. Pero ito, so far, okay sila. Pero ayan, dito meron ding epekto eh. Lahat kasi to halos nilagyan ko eh. Ayan o, may mga dilaw pa rin yung mga ano natin. Yung mga anthurium foliage. And then yan. Iba natin ano tawag dito, kalateya. So lahat talaga. So hopefully ito ang ginawa ko. Ang naging ano ko dito is tinanggalan ko ng lupa, tapos hinalo ko sa bagong lupa or lumang lupa na wala, na hindi ko nalagyan ng urea. Tapos yan, nireplant ko. So hopefully hindi siya magtuloy-tuloy lahat. Ito pa tayo, tingnan mo to. Yung ating umbrella plant. Ito, yung bumabawi na to eh. Ayan, namatay ulit. I'm so sisi. Nagsisisi talaga ako. So I'm really sad. Na-overexcite ako sa paggamit ng urea. So right now, ayun nga, I guess the new learning is talagang excessive use of anything is really bad. Nanghihinayang lang ako kasi
napakapal na natin yung mga halaman, lumago na sila, tapos ako rin ang pumatay sa kanila. Eh, well, hindi naman. Ako ang hindi pa sila patay. Huwag sila mamamatay. Ako ang nagpalungkot sa kanila. Ito pa isa, yung ating Michaels. Look. Ang daming dilaw na dahon na yung mga old na dahon niya. Nagdidilaw. So, good thing though na hindi ko nalagyan yung mga aglaw, although baka natuluan sila at saka mga kaledyum, kasi ang plano ko sa kanila is yung betchin. Pero yan, I'm praying and I'll just give you an update kung ano po ang magiging kalalabasan nito within after a month siguro. Titingnan natin. Okay? So it's quite sad, but yeah, thank you for watching. I just want to share this really sad moment. Thank you very much for watching. This is Plant Tatay Barry. Please do not forget to subscribe and like and share. Bye, plantings.